Good day naman mga kamasters. Ngayon, may bagong trip tayo. So ngayon, ang ituturo ko naman is, bali yung trip pala natin is guitar tutorial na naman ngayon. So para to sa mga yung gustong mag-guitar solo na hindi nila, walang ideya paan mag-guitar solo, no? So wala tayong ideya, no? Hindi natin alam kung saan tayo pipindot. So yung ano dyan, yung tips ko lang dyan, kasi yung ginagamit ko kasi minor scale, G major scale din, yan, meron talaga tayong ganyan. So titingnan nyo lang yung key. Halimbawa, yung key is na sa major. So kung major scale, yung gagamitin nyo sa mga major na key. Ba, yung key niya is nasa minor. So minor scale lang gagamitin nyo. So like, kung familiar kayo dun sa A minor scale, so ito yun. So ito yung minor scale. And makikita nyo yan sa screen. Tapos pag binuo natin yung A minor scale, so ganito mayayari. So tinatawag ito na pentatonic scale. Kaya penta, kaya tinawag na pentatonic kasi ya, lima. So 1, 2, 3, 4. So yung karugtong niya, kaya marami, kasi ito na yung octave niya. So ito yung kadagdag niya. Kung papakinggan yung maigi, so yung tunog niya halos magkaparehas lang. Diba? So baba lang dito, lower tapos higher. Kaya yun yung octave niya. Tapos so paano natin i-apply yan? So meron tayo dito ang backing track. Backing track. So nga pala, bali yun na yan, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung dagdag ito sa dalawa sa baba. Actually, ganito yan, eh. So, yung gagamitin natin dito lang. Kasi magkatulog na yan, So, para mas maganda mga kamaster, dagdagan nyo ito dito. So, from dito. Pasulat dito na. Yan, para mas marami tayong options. Yan, tapos dito na sa baba. Okay. Yan, i-apply natin yan sa backing track. Yan, A minor tong key niya. So yan, nagkagulo na. Pero bali yun yung pattern mga kamaster, no? So kayo nang bahala kung paano nyo lalaroin, eh, yun kasi bali hindi ko na talaga pinag-practicean. So yun lang, basta sinunod ko lang yung pattern, yun lang, apak lang ng apak kung saan dun. Basta dun sa pattern lang yung pipindutin mo, yun lang talaga yung pinakano niya. Napasok talaga siya sa backing tracks na. Tapos halimbawa naman, yung umpisa niya is G minor. Katulad kanina, A minor yun, eh. Kaya A minor yung ginamit natin. So halimbawa, G minor. So dito ka sa G naman lang umpisa. Same lang yan, ililipat mo lang. Pag B naman, ito.
Ayan, so ngayon naman, paano naman pag major? So major scale naman mga kamaster is ano lang yan, bali parang do re mi lang. Bawa, lagyan natin J, G, G naman tayo, G major. So ganito yung mangyayari niya. Tapos halimbawa, pag iranom yun ha, barang pentatonic, gagawin yung lima. Tanggalin nyo yung mga nasa gitna. Tapos pag gusto nyo yung buuin, so sorry, so tapos sasama nyo na yung octave niya. So yan. Tunog lang. Yan, sa nakikita nyo yan sa screen yan. Yan yung pattern niya. So, tapos, idagdag na naman natin itong dalawa sa baba. Yan, okay. So, ngayon, i-apply na naman natin siya sa backing track. So, G major tayo. So, ito yun. So, G major. Yun lang, ganun lang kasi yung mga master, no? Do, rin so, yun, ipapractice lang natin talaga yung dito natin. Ako kasi hindi na rin ako napag-gitara masyado, so hindi na talaga, ano yung kamay ko. Pero yung alam ko lang yung pattern. So, practice-practice lang yung sa kaya nyo ng bilisan. So, makuha kayo ng ibang tricks. So, i-apply nyo na din dun yung mga hammer, pull-off, kahit anong mga slides.
apply nyo na lahat dun. Tapos kayo na yung maghanap ng gusto nyong melody or gusto nyong tunog. Paano nyo i-apply? Tapos kalaunan na kayo na yung mag-discover kung anong idadagdag nyo. So, pwede na kayong tumakbo dito. Halimbawa. So, ganyan lang mga kamusta. So, medyo mahaba na, no? So, hanggang dito na lang ako to subscribe. So, please subscribe to my channel for more videos at mga tutorials. At kung ano-ano pang video na pwede natin gawin at iba-ibang mga tricks na pwede natin gawin mga kamusta. So, bye-bye.